you always dream in a way na we need to dream, all of us, we need to dream. Marami lang yung mga taong hindi nakakaalala sa panaginip nila. Kung meron kayo cats or dogs sa bahay nyo, tapos napapansin nyo sila na parang ang himbing naman ng tulog nila. Tapos biglang tumatahol sila or nag-make sound sila kapag natutulog. Ibig sabihin nun, nananaginip sila. Yung mga naka-ukit or naka-drawing sa mga caves is yun yung mga panaginip ng mga taong nanirahan dun. Hi guys, it's me again. My name is Ria and welcome back to my YouTube channel. And this is the second episode of Usapang Panaginip. And if you haven't watched the first one, I bet you should. So I'll put the link on the description box below. And enjoy! And this is another batch of 10 interesting facts about dreams. And I'll do my daily routine. So let's start! Ginagawa mo! Sabi ko nga, sobrang daming interesting facts about our dreams. And number one is your dreams see all familiar faces. Like, naranasan nyo na ba ever yung like, kilala nyo yung certain person, like, you know that this is your friend, pero sa panaginip nyo, iba yung mukha niya. Like, iba yung itsura niya, iba yung, as in, everything. And every time na pagising mo, parang you find it weird kasi hindi naman siya yun. According to research, yung mga tao sa panaginip natin, kilala natin silang lahat, yung mga faces na yun. Huh? Sounds weird, right? Pero, yung interesting dun kasi is, yung mga taong yun is nakita natin sila on a daily day. On a daily basis. So, sabi ko nga sa inyo na yung mga nakikita natin sa panaginip natin is everything stored in our conscious mind. So, lahat ng nakai-subconscious is never siyang nag-invent. But, yung mga faces na yun na hindi nyo naman kilala is they're the people na mga nakasalamuhan natin randomly. So, kahit sino yung makita ng mga mata natin sa paligid, kahit hindi natin sila naka-interact, kahit as in like 3 seconds lang natin silang nakita, nai-store siya sa conscious mind natin and napaprocess siya ni unconscious mind. Wow! And I really, really find that one very interesting kasi madalas na nangyayari siya sa akin. So, nung nakita ko yun na, wow! Finally, it makes sense. Number two, you can't read on your dreams. So, according to research, hindi daw tayo pwedeng magbasa. Kasi sabi sa research, ang pagbabasa is part siya or role siya ni conscious mind. So, hindi tayo pwedeng magbasa kapag natutulog tayo. Wow! Merong present na books, let's say may present na clock, or may time na nananaginip tayo na kunwari nagbabasa tayo, but in our dreams, hindi talaga natin siya binabasa. Kasi nga, napatunayan din na late na lang rin naman nagawa ng mga ancestors natin or yung mga ninuno natin na magbasa. So, hindi talaga siya innate at first, kaya hindi siya kayang gawin ni unconscious mind. So, next time na kaya niyong kontrolin yung panaginip niyo, try niyong magbasa ng relo or something. And that's so weird. Galing. Weird. And alam niyo ba, yung mas weird dun is hindi mo rin kaya or hindi mo nakikita yung sarili mo sa mirror. Or kaya naman, kapag tumingin ka sa salamin, tapos nakita mo yung face mo, hindi talaga siya yung literal na face mo. Ibang face yung nagre-reflect sa mirror. And in your dream, hindi siya weird. Number 3, you can control your dream. If you guys are familiar with lucid dream, yan po yun.
ito yung nasa state ka ng REM sleep mo at the same time, nasa state ka rin ng consciousness mo. Anyway, mahaba-haba kasing explanation si lucid dream and explaining the REM sleep and, you know, those stuff. So, huwag kayo mag-alala kasi gagawa naman ako ng other episode for that. Okay. But what you have to know in lucid dream is you can control your dream. Like, you know that you are dreaming. So, you can control it. Na parang gusto mong lumipad, nagagawa mo siya. Kasi alam mo na, I'm just dreaming. So, you know na kapag tulog ka or pag nananaginip ka, nothing is impossible. So, you can try different things. Sabi sa research is 50% ng population is naaalala na nag-lucid dream sila once in their life. And 20% people lamang yung mga kayang mag-lucid dream. So, sadly, makikita nyo na may time na hindi talaga or baka sa buong lifetime mo, alam mo hindi mo siya ever na-experience or kung na-experience mo man siya, once lang. So, yun. Number 4. Blind can also dream. What? Girl, yan yung lagi kong tinatanong. Like, ewko, isa yan sa pinaka-weird kasi diba ng mga tanong. And yeah, research shows that they are. And it depends doon sa kanilang situation, yung panaginip nila. Since ang nawala nga lang sa kanila is sa 5 senses is the sight. So, technically, yung panaginip nila is, like, technically, yung panaginip nila is normal lang kagaya ng sa atin. But, yung kanila nga lang, yung panaginip nila is wala nga lang visual or walang visual. So, meron pa rin silang napapanaginipan. And that's so amazing and it's nice to know yung mga little things ng mga ganong facts. Kasi before kala mo, that's impossible. But yeah, thanks to science. Because explain things. Yung blind since birth, sila yung mga nakakapanaginip ng the usual, ng kagaya ng sa atin. But yung wala lang sa kanila yung sense of sight, so wala rin sila nun. But the 4 senses is still there, so yun yung mga usual na napapanaginipan nila. Next is, yung mga nabulag na lang na nakakita naman sila, depending on their age, kung naaalala pa ba nila, eh, napapanaginipan pa rin naman nila. Or they can dream na may visual. So, I mean, that's so nice. Number 5, 4 to 6 dreams at night. So, can you imagine na ganun pala karami yung napapanaginipan natin? And doon sa 4 to 6 na yun, naglalast siya for like 20 minutes each. 20 minutes each lang or sometimes medyo umahaba siya. Since every REM sleep nga lang tayo nananaginip, so yung cycle ng sleep natin, every REM lang yon. So, minsan tumatagal siya ng 4 to 6 times depending kung gaano kahaba yung naitulog mo. So, kaya pala minsan, no, kapag may naaalala ako somehow na panaginip, yung mga ano eh, yung pinaka-max ko lang rin naman na naaalalang panaginip is twice, is dalawa lang. So, usually, magtataka ako na parang, wait, di ba nasa beach kami dun sa una kong panaginip and we're like walking. So, biglang, horror na siya, girl. Yung mga ganong bagay. So, ganun, yun pala siya. Dahil sa cycle. Kaya ganun siya. So, yeah. Number 6. You only remember 10% of your dreams. So, some people thought that they don't dream. But, girl, sabi ko nga, everyone is dreaming. And may nabasa kasi akong research na kada minutong tumatakbo is pawala na ng pawala yung memory natin dun sa panaginip natin. And 60% of people can't remember their dream. So, isipin mo, 10% na lang, kakaparanggot na lang yung naaalala mo sa panaginip mo. May 60% pang taong hindi nila naaalala na nanaginip sila. So, yeah.
Number 7. 50% of dreams are negative. So, according to research, si unconscious daw is very fair. So, 50-50 yung panaginip natin. Merong good and merong bad. And usually kasi, yung pinaka natatandaan natin is the bad one or the most parang intriguing for you kasi number 8, your dreams are symbolic. So, ayun, according to the Book of Dreams, every dream is a message from yourself to yourself. Na ang sabi is, let's be mindful sa mga napapanaginipan natin na, ito na ako nakatingin. Yun, let's be mindful. Bakit ganun yung mga napapanaginipan natin? And ito yung way ng mind natin para magsabi or mag-call ng help sa atin na, hey, there's something wrong with you. You should know that. Kaya nga, sabi ko kanina na usually yung pinaka-naaalala nating panaginip is yung mga scary, very emotional, and so on. It was at this moment that he knew he fucked up. Kasi sabi ko nga na as we sleep deeply, mas nagiging emotional tayo. Mas, na, alam niyo yun, mas nahuhukay nung panaginip natin yung mga bagay-bagay. Mas nahuhukay ni unconscious mind yung mga underlying na problems natin or underlying na iniisip natin, no? Iniisip natin sa life. So, kaya, let's watch our dreams. And it's also a sign na nangihingi na ng help yung sarili natin. Na hindi man lang natin napapansin na, aha, I need help. Ikaw lang rin naman yung makakaalam or makaka-understand bakit ganun yung panaginip nyo. Number 9, dreams can be a sign of anxiety or underlying stress. So, yun nga, sabi ko nga kanina, yung mga unpleasant dreams, yaan na yung mga signs na kino-call out ka na na there is a problem, you have a problem, you have to face it. Na meron kang naiisip na nag-stuck siya sa isip mo, kaya paulit-ulit mo siyang napapanaginipan. Or kaya siya ganun ka-intense sa panaginip mo kasi yan yung pinaka-burden ngayon ng sarili mo. So, let's be mindful with that. Lalo na yung mga stress na. So, like for example, sa akin, one time na naginip ako, hanggang ngayon, hindi ko siya makalimutan. Kasi one time na naginip ako na nakakita daw ako ng daga and yung daga, as in, imbis, alam mo yun, na nagka-eye to eye contact kami. Imbis na tumakbo kami palayo sa isa't isa. Parang siya, sumampa pa siya sa akin. And as in, nag-crawl siya sa katawan ko. Tapos, nagising talaga ako na parang sumisipa-sipa pa ako. Girl, kala ko talaga totoo. Kala ko may daga talaga. And yun, naisip ko na yung daga is just a symbol na maybe I'm being anxious at the moment nung bago ako matulog na yun. Anxious ako and I did repress it and that's one way of my mind saying na, hey, anxious ka. So, ano yung dapat mong gawin? Figure it out. Ano ba yung naging problema mo? So, yeah. Number 10, many dreams are universal. Ayan. Kaya feeling ko, ito rin yung naging reason kung bakit maraming naging pamahiin or kasabihan kapag nanaginip ka ng ganito, ganyan, blah, blah, blah. Kasi it's very universal. And according to studies, hindi siya by culture lang. Kasi as in, halos lahat ng population ng mga tao sa mundo is nakakaranas ng ganitong dreams. And there are underlying reasons kung bakit natin sila napapanaginipan. So, I'll just give the list, but let's talk about this more deeply sa susunod na episode pa ng ating segment. Because it will take a long time and I feel like mas kailangan siyang i-emphasize. So, here's the list ng mga universal dreams. Naked in public, someone is chasing you. Accidents, attacks, fallen, frozen, arriving late. So, as you can see, meron lahat sa lang meaning. Yan lang yung pinaka-common na
napapanaginipan natin pare-pareho. And there is an underlying reason sa mga panaginip na yun. And doon na tayo nagkakaiba-iba. Nakadepende na yun sa mga sitwasyon na kinakaharap natin at that moment. So, that's it. That's another 10 interesting facts about dreams. And I hope you enjoy this one. And I hope na you learned something from this because I really do. And I was happy to share it with you. And as we go further and deeper, I hope na mas more interesting siya sa inyo and mas magamit niyo siya on yourself. Thank you so much for watching this video. I hope you learned something from this. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Again, this is Ria, wishing you all to always choose to be on a happy place. Till my next vlog. Bye!